Kumusta mga idol tropa? Sa video na to mga idol ay i-share ko po sa inyo kung paano maglagay ng blinker sa mga auxiliary light. Katulad netong laser gun mga idol. Kailangan natin dito gumamit ng 3-way switch, interruptor relay, at nabili ko lamang ito sa Shopee mga idol. At ito po yung brand. At gagamit din po tayo rito ng isang horn relay. So okay lang mga idol kung ito ay 5 pins o kaya ay 4 pins horn relay. At dito sa horn relay mga idol ay pareho ko nang nilagyan ng wire ang pin number 30 at pin number 87. At dahil hindi natin to actual na ikakabit sa motor ay kailangan natin dito gumamit ng battery. Ayan, naglagay tayo ng fuse mga idol para safe. Ayan mga idol, mag-umpisa tayo rito sa ating horn relay. So 5 pins horn relay ang aking ginamit mga idol. At ito ang pin number 85, itong sa kabilang side pin number 86, at itong nasa gitna, ito ang pin number 87A. At dito naman sa ating interruptor relay may apat na wire mga idol. Dito sa kabilang side may dalawang yellow wire. Dito naman sa kabilang side may isang black wire at isang red wire mga idol. Black wire para sa ground supply at itong red wire ay sa positive supply. Pin number 30 at pin number 87 ng ating horn relay ay pareho na itong nilagyan ng wire. Ang dalawang yellow wire na galing sa interruptor relay mga idol ay ikakabit natin ito sa pin number 86 at pin number 85 ng horn relay. So okay lang mga idol, walang magiging problema kung ito ay magkabaliktaran. Okay mga idol, wire na galing sa pin number 30 ng horn relay, ikakabit natin ito sa positive terminal ng battery. So mas maganda mga idol kung maglalagay tayo ng fuse. Ayan mga idol, wire na galing sa pin number 30 ng horn relay, inaikabit na natin ito sa linya na galing sa positive terminal ng battery. At dito sa laser gun mga idol, may dalawang wire, black and red wire mga idol. Red wire na galing sa laser gun mga idol, ikakabit natin ito sa wire na galing sa pin number 87 ng horn relay. At ang black wire naman na galing sa laser gun ay ikakabit naman natin ito sa wire na galing sa ground terminal ng battery. Ayan mga idol tropa. At dito naman sa domino 3-way switch mga idol, or kung anumang klaseng 3-way switch ang inyong gagamitin, kailangan alamin nyo lamang po kung alin ang common wire. So dito sa domino 3-way switch na ito ay itong blue wire ang common wire. Ngayon magdudugtong ako dito mga idol ng isang wire na galing sa linya ng positive terminal ng battery. So itong dinugtong na wire mga idol ay siyang magiging halimbawa ng accessories wire. At dito natin ikakabit ang common wire na galing sa ating 3-way switch. Ayan mga idol tropa, kapag actual natin itong ikakabit sa motor, ang common wire ng 3-way switch ay ikakabit ito sa accessories wire. Okay mga idol tropa. Ayan mga idol, may dalawang wire pang natitira galing sa 3-way switch. At ang isa sa dalawang wire na yan mga idol, kahit alin dyan, ay siya namang ikakabit natin sa red wire na galing sa interruptor relay. Ngayon, isang wire na lang ang natitira galing sa interruptor relay mga idol, kung saan ito yung black wire na siyang negative supply para sa ating interruptor relay. Ngayon, dudugtungan lamang natin ito ng wire. At ang idinugtong nating wire mga idol ay siya namang ikakabit natin sa wire na galing naman sa ground terminal ng battery. Ayan mga idol tropa, sana nasundan niyo po.
At kapag tayo ay nasa motor, mga idol, ang black wire na galing sa interruptor relay ay pwede natin itong ikabit sa ground wire o kaya naman sa body ground or diretso sa ground terminal ng battery. Ngayon, isang wire na lamang ang natitira galing sa ating three-way switch. At ito naman ay kakabit natin sa linya ng isang yellow wire na siya namang nakatapat sa red wire. Ang yellow wire na nakatapat sa red wire, ito po ay positive output. At ang isang yellow wire naman na nakatapat sa black wire, ito naman ay negative output. Okay? At itong natitirang wire na galing sa ating three-way switch, ito ay ikakabit natin sa linya ng yellow wire na nakatapat sa red wire ng ating interruptor relay. Ayan, mga idol, tropa. At ito na rin ang huling wire na ating ikakabit. So, pwede na natin itong subukan, mga idol. Dapat sa ating three-way switch, sa isang side ay steady ang ilaw at sa isang side naman ay blinker. At ito yung sa isang side ng ating switch. Ayan, blinker po ang ating ilaw. At ito naman sa kabilang side, ayan, blinker pa rin ng ilaw. Yari tayo sa LTO nito, mga idol. Ayan, mga idol, so isa sa maaaring dahilan nito kung bakit parehong blinker ang lumalabas na ilaw ay negative trigger ang ating interruptor relay. Ang gagawin natin dito, mga idol, ay aalisin natin ang mga wire na galing sa ating three-way switch kung saan ito nakakabit. At ang black wire na galing sa ating interruptor relay na nakakabit sa ground ay atin din itong aalisin. Ayan, at bakantin na uli ang dalawang wire. Ito yung red and black wire ng ating interruptor relay. Ang gagawin natin dito ngayon, mga idol, ang red wire ay dudugtungan natin ito ng wire. Kung saan itong red wire ang siyang positive supply ng ating interruptor relay. Ang wire na idinugtong natin dito sa red wire na galing sa interruptor relay ay direkta natin itong ikakabit sa accessories wire, mga idol tropa. Hindi po natin ikakabit direkta sa battery ng ating mga motor, mga idol, basta't ang red wire na galing sa interruptor relay ay ikakabit sa accessories wire ng ating mga motor. Kung kanina ang black wire ng ating interruptor relay ang siyang direktang nakakabit sa ground, ngayon, binaligtad natin, mga idol, ang red wire ang siyang nilagay nating direkta sa positive supply na siyang halimbawa ng accessories wire. Okay? Ngayon, balik tayo dito sa ating three-way switch. Okay, mga idol? At dito sa common wire ng ating three-way switch, ito naman ay ikakabit natin sa ground supply. So, bali, ni-reverse lang natin, mga idol. Kung kanina, ang common wire ng ating three-way switch ay nakakabit sa positive supply na siyang halimbawa ng accessories wire, ngayon naman ay ikakabit natin ito sa ground supply. Ayan, at naikabit na natin ang common wire ng ating three-way switch sa ground. At ang isa sa dalawang wire na natitira dito sa ating three-way switch, mga idol tropa, ito ay kakabit natin sa black wire na galing naman sa interruptor relay. Kahit alin sa dalawang wire na yan, mga idol. At dito sa natitirang isang wire na galing sa ating three-way switch, mga idol, ikakabit natin ito
sa yellow wire, kung saan ito yung yellow wire na nakatapat sa black wire ng ating interruptor relay. Okay, diskartehan nyo na lang mga idol kung paano nyo ito ikakabit. Basta't itong natitirang wire na galing sa ating three-way switch ay ikakabit sa yellow wire na galing sa interruptor relay na nakatapat sa black wire. Okay mga idol, so ito na yon. Ayan, at subukan na natin. Ayan, at dito sa isang side ng ating switch, ayan, mayroon na tayong steadying ilaw para sa ating laser gun mga idol. At ito naman yung sa kabilang side. Ayan mga idol, tropa, sana nasundan nyo po. Pwede itong gawin mga idol sa kahit anong klaseng auxiliary lights. Bukod sa three-way switch mga idol, ay maaari tayong magkabit or maglagay ng passing light switch or momentary switch para sa passing light. So ang gagawin natin dito mga idol ay rapid passing light. At ito po ang halimbawa ng momentary switch or passing light switch mga idol, tropa. May dalawang wire lamang ito. Ang isang wire mga idol ay ikakabit natin ito sa ground supply. Okay? At ang natitirang isang wire na galing sa ating momentary switch or passing light switch ay ikakabit naman natin ito sa black wire na galing sa interruptor relay, kung saan dito rin nakakabit ang isang wire na galing naman sa three-way switch. Ayan mga idol, tropa. So meron na tayong passing light switch or rapid passing light switch. At eto na yung kabuuan mga idol sa ating three-way switch. Ang isang side ay steady ang ilaw at sa isang side naman ay blinker. At itong ating rapid passing light switch. Ayan mga idol, tropa. Sana may natutunan kayo sa video na ito. Like and subscribe na lang mga idol, tropa, sakaling nagustuhan ninyo ang video na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. At sa lahat ng nag-subscribe, maraming salamat mga idol, tropa.